Hey, what's up guys? We are back again dito sa aming channel. So this time, may ginagawa tayong publication ng sliding screen. Bali, yung gamit natin is security screen or yung makapal. And this one po. And then, yung gamit nating screen frame is SF101-102. And then, yung nakasanayan nating procedure, yung nilagay natin sa babang bahagi is SD bottom rail. And then, of course, gumamit tayo ng magandang gulong, steel roller. So, ganito po yung process natin, guys, kung paano magkabit or mag-fabricate, rather, ng sliding screen using security mesh. Bali, this video, share ko sa inyo yung pamamaraan natin kung paano natin kinabit yung security mesh or security screen. Yung gamit nating screen frame, again, SF101. So, nalagay ko na pala yung itong security screen. And then, pakita ko sa inyo, ayan. So, this is how I do it. Kumbaga, just make sure na nakuha nyo po yung exact measurement nito from here. And then, dito sa ilalim ng bottom rail. So, saka natin, oops, sandali lang. Sige, go ahead. Saka natin ilalagay yung lock. That's it. So, yung next procedure natin dyan is instead of i-bend natin itong security screen, since medyo makapal siya, mahirap po siyang i-bend. So, yung iba is pinofold po siya bago siya nilalagay sa screen frame. So, this time, we just cut it according sa kanyang measurement and then iipitan natin ng rubber vinyl. So, it's really up to you kung ano po yung gagamitin nyo. If sa tingin nyo po mas maluwag po yung number 1, pwede nyo pong gamitan ng number 2 na vinyl. So, this time, since sakto lang po yung number 1, number 1 po yung ating ginamit. So, do it, madam. Ay, tatagalan tayo niyan. Sige, ito na lang ang video. Sige, go ahead. Magasgasan na ba na? No, i-push ko lumayo. So, si madam na daw mag-video. So, ganito lang po yung pamamara natin. Ganyan pala. Ididiin lang po yung rubber para maipit po yung security screen. Then, the next thing na gagawin natin dito is mag-a-apply tayo ng silicone sa corner para ma-hide po yung siyempre, klarong-klarong po yung vinyl. So, we need to hide it using silicone sealant. And then, next nga pala nito, since request po ng customer, nalagyan po ng AlcoWire. So, maglalagay tayo dito ng G-clip na siyang pagkakapitan ng AlcoWire. So, you might wonder kung bakit hindi tayo gumamit ng AlcoFrame. Dahil nga po, sa AlcoFrame, hindi nyo po maiipit itong security screen. So, kaya ito yung magiging option natin. So, sa mga expert dyan, comment down below kung ano po yung patingin nyo po mas mainam na procedure or materialis para po dito. So, abangan nyo po yung next video nito. Pakita ko sa inyo yung magiging result. Wait lang. Dito ka na. Ito na yung big group yun. Ay, medyo maluwag dito. I think kailangan din ito dito ng rubber. Asa lang ha? Hindi pa. So medyo maluwag po yung ating SF102. So okay na po yan. Maglalagay na naman tayo ng ano yan. Silicone sealant. Bali, yan po ay magsisilbing ano lang, harang kumbaga. That's it. So that's it guys. Just repeat the process lang po sa ibang side nitong ating screen frame. So, sa mga bago lang dito sa aming channel, please do subscribe. And then, palike and share na rin po nitong aming video para mas marami pong matututo. Char. So again, this has been Pong's Work. See you again next time. Bye-bye for now.